Eh, mga hunter, okay na ating dalawang valve, firing pin valve at saka ang ating charging valve. So, linis na lang bukas nitong kanyang pump. Then, kapalitan na natin itong mga spring niya. Putol na. Yan mga hunter, sa paglilinis ng loob ng mga post pump ng ganito hunter, kailangan lang natin ay Scotch Brite. Yan. Ilalagay lang natin sa isang tubo. Ito mga hunter, stainless yung binili ko. Yung iba naman ginagamit aluminum yung mga antena. Tapos yung tinitimpla ko naman na panlinis mga ka-hunter, sabon lang, powder at saka ayan, top. Napakaganda niya panlinis mga ka-hunter, kahit na mga tuyong langis na lilinis niya. Kailangan kasi mga ka-hunter yung barbula nito dito, sa loob hindi siya natatanggal, kaya obligado nating linisin mabuti yun para lumapat ng maigi yung ating barbula, yung ating firing pin valve. Yung mga parts niya mga hunter, babad natin. Yan. Tapos sa paglilinis ng mga hunter, yan, gaganyan lang siya. Update ko kayo mamaya mga ka-hunter pagka malinis na. So ngayon mga ka-hunter, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-set ng charging valve. Yan. Yung firing pin valve natin mga ka-hunter, okay na siya. So ito na lang charging valve, paano siya i-set. So yun mga ka-hunter, bubutasan lang natin yung gitna nito. Ayan. Sa pag-set ng charging valve mga ka-hunter, kailangan natin gumamit ng barena. Kung wala naman, kahit grinder para lang sa pagbilog nito. Kailangan kasi mga ka-hunter, pasok natin itong gumamit to dito sa loob. Kaya obligado natin bawasan pa to. Pagbabawas ng mga hunter, kailangan lang natin ng liha saka flat bar. Hingin lang natin. Pero sa mabilisang pag-repair mga hunter, gumagamit na ako ng torn machine. Kaya ako lang yano to, para sa mga walang plate machine, pwede nyong gawin to.
Basta't may barena lang kayo, tapos liha. Pa, medyo malaki pa. Yan lang ulit mga hunter, hanggang sa kumasya na siya rito sa butas ng ating yan, bulb holder. Try lang ulit natin. Okay mga hunter, okay na yung ating barbula. So ang gagawin na lang natin ngayon, papatagin natin to, yung goma na to. Gamit pa rin ng drill. So sa pagtatag naman ito mga ka-hunter, para hindi kayo mahirapan, kailanganin din naman natin flat bar. Ayan. Na may butas. Kahit mga 1/4 lang, basta't kasya itong guide ng bulb. Ayan. So ganito lang mga ka-hunter, para mas mabilis. Gamit pa rin ng liha mga hunter, something pepper, number 80 or 100 pwede. Diyan lang ako mag set mga hunter ng ano, sa mga foot pump. Tapos tutusok lang natin hunter sa may gawing butas niya. Yun yan mga hunter. Tapos paikutin nyo ulit natin. Hunter, makinis na yung pagkakalapat ng ating barbula. So ganun lang simple mga hunter. Pero pag nagre-repair ako mga hunter, sa late machine ko na isinasalang pag mga barbula para sure bolt. Pero sa mga hunter natin na wala namang mga machine, ganito na lang gawin nyo. Napaka simple para malapat nyo yung firing pin bulb, charging bulb. Yan, ganyan lang mga kader. Yan, okay na. So kompleto na lahat mga kader, yung ating ano, spring na lang ang aking hanapin para sa ating mga pyesa ng foot pump Australia.
Ayan, okay na okay mga ka-hunter. Lapat na lapat. So ayan mga ka-hunter, mga piyesa natin malinis na. Binras ko na lang ito mga ka-hunter. Steel brush na nakalagay sa grinder. Okay na, spring natin, malinis na rin, okay pa. Hammer strength, okay pa rin. Dalawang barbula, charging, at saka firing pin, okay na rin. Tapos ang ating yan, pang sealed, okay na rin. Ang ating pump, okay na. Meron na rin tayong sapatilya. Yan. So, ngayon, ang kailangan na lang natin ang kanyang spring. Yan. Lagot na, mga ka-hunter. Papalitan na natin yan. Saka sa kanyang charging bulb. Palitin na rin. Sa mga isang oras lang mga ka-hunter, mapapaputok na natin to. Ayan mga ka-hunter, kompleto na yung ating mga gamit, mga pyesa. Ang ating charging bulb with spring, firing pin bulb with spring, okay na rin. Ngayon, kakabit na lang natin yung kanyang pump. Buhin natin. Dito mga ka-hunter, ginagamit ko rito silicone oil. Lang babaan natin siya para ayan, kumapit siya rin sa ating tubo. Mas magandang gamitin mga ka-hunter yung silicone oil kaysa grasa. Kasi yung grasa namumuhok mga ka-hunter. Yung silicone oil mga ka-hunter, nagiging protection ng bakal yan sa kalawang. Hindi siya madaling kapitan ng kalawang pag meron yung silicone oil. Kahit sa mga spring ng airgun natin mga ka-hunter. Silicone oil ang magandang yano rito mga ka-hunter. Yan, magiging protection sa kalawang. Lagyan natin lahat ng mga parts niya, mga ka-hunter. Para puro kabit na lang mamaya.
So, okay na mga hunter, bubuhin na lang natin. Medyo mahirap na ipasok kayong mga bagong sapatilya mga hunter. Na natin mga ka-hunter at nang masubukan na nawawala walang parts mga ka-hunter yung kanyang spring guide. Nung kinalap ko siya talagang wala na. Try na lang natin pagka hindi siya magandang gamitin, gawin na lang natin yung spring guide. Okay.
side na lang mga ka-hunter. Yan mga hunter, meron na rin sight ang ating Estrella Parco 1980 model. Okay na, i-sight ko na rin siya. Tutuwa ni may-ari nito mga hunter, magagamit na niya ulit. Okay. Sana mga ka-hunter, meron kayong natutunan sa ating video at nakatulong sa inyo kahit papaano. Maraming salamat, hanggang sa mga susunod mga ka-hunter.